Paghuli sa minor traffic violations ngayong Kapaskuhan, malaking hamon sa MMDA. Si Rod Lagusan sa report. Rise and shine, Rod. Aminado sa MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebrija, nahamon para sa kanila ang direktiba ni MMDA Chairman Romando Artes na mas bigyan ng prioridad ang pagumando sa trapiko kaysa ang panguhuli sa mga may minor traffic violations para maiwasan na makapekto sa daloy ng trapiko ngayong Kapaskuhan. Marami kasing kailangang isaalang-alang lalo na sa kasagsagan ng rush hour. Halimbawa na lang anya ang pagpupwesto ng mga sasakyan sa tuwing maninita sila ng motorista. Tulad na lang sa EDSA na walang masyadong espasyo, lalo't may allotted lane na para sa mga bus at bike. Nagiging problema dyan, pag manghuhuli kami, for example, four wheels, ipapatabi namin, hindi naman namin pwedeng i-block yung bike lane. So we will be pulling them over dun sa lane after the bike lane. And with that, mga isang lane yan na ma-occupy or even more kasi yung enforcer pa, kung saan pwesto yung enforcer, no? Even though we're handicapped na wala kaming non-contact ngayon, itutuloy namin, yung nga sabi ko, yung lalong-lalo na yung bordering to recklessness. Recklessness results to accidents. Yun ang mahirap doon. Dagdag pa ni Nebrija, tiyak na mahihirapan ang enforcers pero masasanay din sila sa bagong patakaran. Kasabay nito, nagkaroon din ng MMDA ng adjustment sa deployment ng traffic enforcers na mas ikalat sila sa mga kalsada. Ayon pa kay Nebrija, hindi rin lahat ng traffic enforcers ay may paniket, kaya binigyan nila ng direktiba ang meron na timbangin kung makakatulong ba ang panguhuli o hindi. Binigyan din niya na hindi pre-pass para sa mga pasaway na motorista ang patakaran ngayong holiday season. Nauna rito, pinalawig na rin ang oras ng traffic enforcers sa pagmamando ng trapiko hanggang hating gabi, kasabay ng extended mall hours na hanggang 11 PM. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.